Good day! This is Ed Signas at your Family Tips. Ngayon ay ating pag-usapan kung paano ba maging handa sa mga sakuna o aksidenteng hindi natin alam na darating. O mga sakuna o aksidenteng biglang dumating sa atin. Karamihan sa atin ay binabaliwala lang ang mga bagay na minsan ay narinig natin o sinasabi sa atin. Dahil ang lagi natin kinakatuwiran sa kanilang kapag dumating na, unang yari na. Saka lang tayo maniniwala. Pero minsan ay huli na para makapaghanda pa tayo. Minsan pa nga may nag-a-announce na kailangan na nating umalis o lumisan sa lugar dahil may kalamidad na parating. Pero sadyang may mga tao talagang matitigas ang ulo. At sa bandang huli, kung sino-sino ang kanilang sinisisi. Pag-usapan natin ngayon kung paano tayo magiging handa sa mga sakuna o kalamidad na darating na hindi natin inaasahan. Una, lagi tayong makinig ng balita sa radyo, TV at YouTube. Halos lahat dyan ay meron tayong makikita o maririnig na mga balita. Huwag puro telenovela, Mobile Legend, or DIY lang ang ating mga pinapanood. Bigyan rin natin ng pansin ang mga balita na ipinaparating sa atin para maging handa tayo sa pwedeng mangyari o maganap sa atin isang araw. Ang ikalawa ay lagi nating ipaalala sa mga kasamahan natin sa bahay. Lalo-lalo na sa ating mga anak, magulang, kapatid, at mga kasambahay. Na kung sakaling mangyari man o maganap ang di inaasang aksidente o sakuna, ipaalala natin sa kanila na ito ang dapat nyong gawin para sila ay maging handa. Ipaliwanag natin ito sa kanila ng mabuti para hindi nila makalimutan. At alam nila ang gagawin kung sakaling mangyari man ito. At alam mo rin kung saan sila, kung sakaling may mangyari mang hindi natin inaasahan. Dahil naituro mo sa kanila ang mga bagay na kanilang gagawin kung sakaling ang isang bagay na di natin inaasahan ay biglang dumating o mangyari sa atin. Ang ikatlo, ituro lagi natin sa mga kasamahan natin sa ating bahay ang pwede nilang gawin. Na kung sakaling dumating ang mga pangyayari sa ating buhay na di natin inaasahan. Lalo na sa panahon ngayon na napakarami nagkalat ng masasamang loob sa ating kapaligiran. Kahit papaano ay may idea ang ating mga kasamahan sa ating tahanan kung ano ang pwede nilang gawin kung sakaling dumating ang isang bagay o sakuna o aksidente man na hindi natin inaasahan. Ang ikaapat, kailangang malaman din ng ating mga kasamahan sa bahay kung ano ang una nilang gagawin kung sakaling dumating ang isang bagay o isang pangyayari o aksidente sa kunaman na hindi natin inaasahan para hindi sila mataranta. Kaya, importante kailangang malaman nila ang una nilang gagawin. Bago umalis ng bahay, ay huwag kalimutan magpaalala araw-araw para laging tumanim sa isipan ng ating mga anak, magulang, kapatid at kasambahay. Huwag natin laging sabihin na sila ay malalaki na hindi na dapat paalalahanan pa at alam na nila ang kanilang gagawin. Huwag po natin laging ilagay sa ating isipan para laging ligtas ang ating mga kasamahan sa ating tahanan. Iba pa rin po ang laging may nagpapaalala, magulang o nakakatanda para ito ay laging tumanim sa kanilang isipan at laging alam nila o maaalala nila ang mga bagay na iniwan o binili natin sa kanila kung sakaling tayo ay alis ng ating tahanan. Na ito ay hindi nila makalimut. At alam nila ang kanilang gagawin kung sakaling dumating man ang isang bagay na di natin inaasahan.
Ang panglima, ito ang pinakamahalaga sa lahat, ang panalangin. Ito ay huwag natin kalimutan bago tayo umalis ng bahay o umuwi galing opisina, kumain, matulog, at pagkagising. Sabihin natin sa Kanya kung ano ang laman ng ating puso at ng ating isipan. At huwag kalimutan nating magpasalamat sa Kanya sa araw-araw na tayo ay Kanyang iniingatan. At umuwi tayo na buo nating nadaratnan ang ating mga pamilya at ang ating mga mahal sa buhay. Sa lakas ng ating pangangatawan at mabuting kalusugan at mga biyayang natatanggap natin sa araw-araw. Ito ay huwag na huwag natin kalilimutan ang laging magpasalamat sa Kanya araw-araw. Dahil ang tumatawag sa Diyos at sumusunod sa Kanyang utos, kailanman ay di Niya pababayaan. Pakatandaan po lagi natin na walang ibang nakakabasa ng ating puso at isipan kundi ang Diyos lamang. Hanggang sa muli po na sana kahit papaano ay may pumasok po sa ating isipan. At ito po ang ating pakatandaan upang sa ganun na kung sakaling may mga sakuna o mga aksidente o mga pangyayaring biglang dumating sa ating buhay, ay alam na po agad natin ang pwede nating gawin. At huwag po nating kalimutang pindutin ang subscribe kung sakaling hindi pa po tayo nakapag-subscribe. Pindutin din po natin ang notification bell at mag-like na rin po tayo at mag-comment para sa susunod po ay lagi po tayong updated. Ed Signas at your family tips.